pagputok ng bukal liwayway, sinabayan ko kagad ito ng isang tasang kape, pampainit ng katawan, dahil magdamag na lamigan. Katapusan na daw kasi, bulong ni Mrs., bakit wala pa akong remittance? Saka na daw ang lambingan kapag nagkaabutan. Ewan ko ba, bakit nauso yan? Kung tutusin, wala naman yan sa aming usapan noong kami ay nagsumpaan. At dahil maaga pa naman, minabuti ko muna maglinis ng likuran. Panay na ang ulan, kaya mga damo nag-uunahan. Hindi naman pwedeng ganyan, dahil nga dito kami namamalagi, maganda na yung malinis para safe namang tambayan. At saka masarap kumain kapag yung medyo napapagod at pinagpapawisan. Pagkatapos ng gawaing bahay, inihanda ko naman yung aking alanganing almusal at alanganing pananghalian. Yung mabilisan lang, dahil sabi nga hindi naman kailangang mahal para masabing masarap. Kahit simple lang, basta yung pasok sa panlasa, yung mga pagkain kinamulatan. At dito ko ngayon uumpisahan sa torta. Ilang pihaso ng talong at tatlong itlog, ayos na. Pinagsama-sama ko lang pagkatapos kong ihawin at batihin kasama ng kaunting asin, sibuyas at betchin. At saka ko ito pinirito ng paisa-isa. Mapadaanan lang ng mainit na mantika, pwede na. At may gulay na, sunod naman isda. Buti na lang, may daing kaming laging nakahanda dahil masarap nga din ito kapag ganito nag-uulan pang madilisan. Hinango ko lang ito pagkatapos na maprito. Sunod kong nilagyan ng kalamansi yung kanton na akong pinakuluan. Niluto ko na sa loob dahil nagwawala na ang aking tiyan. At saka ko lang inayos yung aking lamesa. Naglabas ako ng suka para naman sa aking sausawan. Sunod akong yumuko upang magpasalamat sa Diyos para sa biyayang nasa aking harapan at nang sa ganon mabasbasan at magsilbing lakas sa aking pangatawan. Eto nga po ang aking mumunting handog ng mga pagkaing bukid kung aking tawagin. At kung nagustuhan mo din, baka hindi ka pa nakapagtanghalian. Padala na lang ng kanin, sagot ko na ang ulam. Danaw kayo, mga nerd na po! Ang sarap ng asim niya. Eto nga po yung pala yung panulak ko mamaya. Tatabi ko lang muna. Mabilis ang pagkain pero napakasarap. Talagang ginutom ako dun ah. Nanginginigil naman ko. Ayun ko naman yung kamay. Gutom at saka pagod ko sa paglilinis kanina. Ayan na. Hindi na ako naglabas na sausawan itong torta. Kasi maalat naman na itong daing. Medyo maalat pala. Isa sa paborito natin ulam. Mura, sa madali lang ihanda. Pero napakabisa. Ay, labas na naman yung pawis ko. Pag gusto ko yung gulay, yung ulam. Yeah. Dali akong pagpawisan.
panalo yung kombinasyon ng daing sa kanton. At kung umabot ka nga po pala sa part na to, maalala ko lang sa mga nagko-comment po, pangit na hindi ko inuubos yung pagkain ko. Sa mga hindi po nakakaalam, pamilyado po akong tao. Ako po ay Padre de Familia at ako ang in charge sa pagkain, sa mga niluluto ko. Kaya minsan hindi ko inuubos kasi may iniisip din ako mag-iina. Na ngayon nga, nasa trabaho sila, nasa eskwela. Yun lang kinahin ko, eto naman, ititira ko po sa kanila para mayroon naman silang ulam mamaya pag-uwi. So ganun po nangyayari. Pero pag yung mga ganito, pwede ko naman sila lutuan mamaya. Tubusin ko na. Pipil ng kanin.